Pinangunahan ni DENR Secretary Antonia Loizaga, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at 2nd District Representative Congressman Albert Garcia ang inilunsad ng ikatlong project ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang Transdisciplinary Approach for Resilient and Sustainable Communities o tinawag na Transform sa Bataan People Center sa siyudad ng Balanga, Lalawigan ng Bataan. Dala ng proyektong ito ng DENR kasama ang mga katuwang ng mga institusyon ang pinakabagong pinagsama-samang resilience at sustainability project para sa mga local government units sa probinsya ng Bataan. Isinagawang signing ng Memorandum of Agreement on One Bataan Base Map Plan Inventory Project, signing of Pledge of Commitment from the Business Sector on the Implementation of RA 1198 or the Expanded Producer Responsibility EPR Act of 2022. MOA signing on the establishment of real-time air quality monitoring at early warning system. Sa pahayag ni Secretary Loizaga, layunin ng proyekto na pagsamasamahin ang lahat ng pinakamahuhusay na kagagawian mula sa gobyerno at mga private sector para makapagatid ng inclusive, science-based at data-driven template na magagamit ng lahat ng stakeholders, partners at LGU sa paglaban sa tumitinding climate emergency. Mula dito sa Bataan, Josie Martinez para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Yan po ay report ni Josie Martinez ukol sa proyektong Transform ng Department of Environment and Natural Resources o DNR.